What's up, guys? Ayun po ay magluluto tayo ng paksiw na black cod. Ito po ang tinatawag na black cod na makukuha lang sa Arctic water, yung malalamig na tubig sa Alaska. Kung tawagin po ito ay butterfish. Mabutter po ito, mamantika. So ngayon po, bago ko umpisa nito, nais ko munang bumati sa inyo ng magandang hapon sa inyo lahat yan. Mga ka-friend, ito po. Sana ay inyong matunghayan itong pagluluto ko ng paksiw ng butterfish. Ayun po, tayo po ay magigisa. Ito po ang kanyang mga ingredients. Luya. Lalagyan po natin siya na ngayon ng bawang dahil ito pong butterfish ay ano to, mabutter, mamantika. Meron tayong isang jalapeno lang. Lagyan natin ng konting citrus. Dahil itong ating suka ay raw vinegar. Ito po yung maasim na maasim. At ang gagamitin nating salt is Himalayan salt. At meron din tayong kosher salt. At ang ating paminta. Gusto ko pa sa paminta natin eh, yung Presley Crack pepper. Presley Crack black pepper para mas malasa po ito kaysa doon sa dati ng mga durog. Ayan po. Ayan po. Umpisa na natin ang pag-isa. Ang inyong lingkod. Aponol. O ito na po. Umpisan ko na. Sisindihan ko na. Ayan. Ito po ang style ko ng pagpapaksin ng mga isda rito sa Alaska. Dahil ito po ay ibang klase ng mga isda, hindi katulad ng isda natin sa Pilipinas. Nas nasabay-sabay na yung isda, suka, paminta, sili, siling haba, at yung asin. One time, pero dito po, hindi. Ginigisa ko muna. Para po medyo masarap siya. Masarap po siya pag-inisa. Ngayon, akin pong ipanggigisa ay konting olive oil, press OB oil. Yun. Yan. Tayo muna natin uminit-init ng ating mantika. At saka natin babanatan itong mga kanyang ingredient. Igisahin. Ito po ang black cod na isda. Yan. Ang isda po rito sa Alaska, puro may cod. Black cod. Yung isa naman, yung gray cod. Nandoon yung gray cod namin. At merong isang masarap na sinasabawan sa cod, yung ling cod. Yan po, masarap po sa sinigang yun, sa soup. Ang itsura po ng ling cod na yun, parang yung mga, parang Moray Hill. Na may eksilang sa Moray Hill. Pati itsura, medyo hawig. Kaya lang yung lingkad, meron siyang palikpik. Hindi katulad ng mga Moray Hill na hindi mo makita-kita yung mga palikpik. Yung mga pin nila. Yung mo namang lingkad, kung titingnan mo siya, para siyang lapu-lapu ang kulay na pahaba. Yan po. Okay, ito po, umpisan ko na ang ating pag-iisa. Unahin po natin yung
bawang. Hallelujah. Yan, medyo medyo tostay muna natin yung ano. Sarap po sa luya, medyo medyo tinutusta-tusta sa mantika, para sa mantika pa lang yung maglasa na yung luya. Ayan. Tapos yung bawang naman, kasama na yung balat. Yun. Yan po, di po natin masyadong tutustahin yan. Di po natin, dapat na medyo fresh pa yung bawang para sa mga kanilang dapat binabrown yung bawang. Pero sa mga tulad dito, mga paksiw-paksiw, dapat hindi siya man nagbabrown. Ito, yan. Ngayon po, natin yung ating black cod. Mga tupo, ito pong isdang ito, kahit di mo lagi ng tubig, nagtutubig yung ano. Kasi ito po, matubig itong mga isdang mga arctic fish, matutubig po yan. Kaya ito, puting-puti. Atin lang po kayo sinatin dito. Wow, ang bango. Diyos ko, napakasarap. Amoy pa lang, ulam na. Oh my God. Bango. Limang piraso. Yan. Sabihin na po natin to. Kaya po medyo magugas na kamay. Okay. Hindi po natin silang paminta. Crack pepper. Okay. Maya-maya po babalik tayo natin para medyo okay siya. Kalalihan nawawala yung ating kalalihan. Ay, ating to. Kaya po ganito. Yun. Gusto na siyang magmantika. Ayan. Ngayon,
Lagyan ulit natin siya ng paminta sa kabila. Ubusin na po natin yung paminta. Mas maraming paminta, masarap. Yun po. Timpla natin siya ng Himalayan salt. Okay. Lagyan natin siya ng suka. Dahil ito matamis na matamis. Eh, maalat na, may maasim na maasim. Yan. Lagyan natin yung sili. At lagyan natin ng konting tubig. Para hindi siya masyadong maasim. Maasim na at maasim po kasi itong suwang ito eh. Ayan o, tingnan nyo o. Raw yan, raw po yan o. Raw vinegar. Hindi pa yan naluto, kaya dapat bago mo aluin yan, takuluin mo muna siya. Di ka tulad ng suka, na sinasabi nila huwag aluin. Pero yun po, pwede nang aluin dahil luto na yun. Pinrasis na yung suka sa atin, yung mga, ano, pero ito talagang raw pa yan. Hindi pa siya na duman sa ano, sa apoy. Aray ko. Talagyan natin siya ng twist. Na citrus. Para mabalance yung sobrang acid niya. Dapat medyo malis siya. O yan. Tapos na ang mga ano nito. Yan po. Tapos na ang mga ano nito. Ang participation nila. Ito yung lang. Sili. Tinut pa natin mamaya kung kailangan ng konti pang timpla. Pero ito, hindi na kailangan dito. Pwede na siyang alisin. That's it. 3 minutes to 4 minutes. Tapos naman yung pipirutuin natin yung gray card. Gray card naman. Tignan natin kumulo. Kumulo. Po. Hindi natin siya kumulo ng todo. For the meantime, ito po. Mag-truffle muna tayo. Ito po yung mga candy ng chok ng ano, kusinero dito. Truffle chocolate. Yum! Mmm! Pagbasa natin.
Eh po natin sa kumulo. Ito po, ito pong vinegar na to. Ito po pinagagamot dito to sa Amerika. Itong black vinegar. Apple cider. Marami pong nagagamot na karamdaman to. Minsan po nakagagamot din siya ng ano, prostate cancer. May pumilom ng tanda rito nito. Ninahalo po nila sa tubig nila, sa juice. Pwede rin po makapag-lose weight to. Tulad ko, hindi pa ako nag-lose weight. Bira na kasi akong minom eh. Ewan ko po ba, ako lang yata hindi nag-lose weight. Siguro po dahil matakaw ako eh. Kahit na on diet ako, hindi ko matiis po nakakakita ako ng kalamay. Oh my God. Yan pong aking weakness, kalamay. Yung mga biko-biko. Ay, Diyos ko. Kahit nag-ano ako, nagda-diet. Pag nakakita ako ng biko, oh my God. That's my weakness. Kalamay. Kung nasa Pilipinas po ako, ang dinadayo ko sa pesta, yun lang mga kalamay. Yung mga biko-biko na yan, yung palitaw. May hilig po ako dyan sa mga ganyan, mga leche flan. Oh my God. Eto, sa awa ng Diyos. Mataba pa rin po. Pero sa ganun pa naman po, iniingatan ko pa rin yung aking health. Marami po tayong iniinom ng gamot. Maintenance. Marami na po tayong experience sa ospital. Meron po yung nahulog na ako sa bubungan. Meron po yung tatrabaho ako. Na-paralyze akong bigla. Diyos ko. Hindi malaman ng supervisor ko kung anong gagawin. Dahil ginagawa ko yung tubo na barado sa ilalim ng sink sa aming trabaho. Kasi po yung trabaho ko, maintenance ako ng, ano, ng isang building. Bigla ko na lang hindi maigalaw yung kamay ko, yung pala. Yung pinaka main na nerve ko sa spinal cord, naiipit na po pala nung ano, nung dalawa, nung ano ko, yung mga 3, 4, 5, 6 na disc ko. Kaya po yun, bigla akong dinala sa ospital. On the spot, in-MRI ako nung makita eh, yun, diniretso na ako sa operating room. Tinawag ko na lang yung asawa ko na sabi ko, oh, waswit, ito, dinala ako sa ospital. Puntan mo ako rito dahil isa-surgery daw ako. Laking gulat ni Mrs. Lumabas lang ako para magtrabaho. Bigla na lang ako sa surgery. Busy papa.
tinago rin po siya ng citrus dahil sukaro pa yun eh. Sobrang asin niya. Butter na butter ang lasa. Kulang pa siya ng asin. Diyan natin siya ng yan. Ayos! Yan. Kulang na lang po natin siya ng mga konti pang minuto. Manyaman na naman. Manyaman na naman. Napakasarap. Luto na naman. Ang gagawin natin sa black card, gray card. Dali natin to. Punta. Maganda. Ayun po. Ito, medyo ayos na naman tayo. Ito na po yan. Konting simmer na lang.
Ba't kisimil na lang ang sabaw? Talagang kulong-kulo talaga siya. Para maluto yung kanyang malutong-maluto yung suka. Okay. Ayan po. Yan na po, natatapos yan ating video. Yan po ay luto na. At anytime, pwede na kainin. Okay? Dugto-adog. Ayan po. Pagka ganitong nagtatalo na yung takip nung ano, nung kaldero, ibig sabihin niya, maganda na ang kulo. Lumalabas na yung ano, init, sumisingaw na. Okay. Ito po, tingnan nyo. Wow! Ayan po ang ating paksiw. Ayan. Okay. Update ko po kayo sa iba namin panluto. Mayroon pa po kami luluto yung pang ano. Iba, titingnan ko kung defrost na. Yung aming pipirituhin. Alright. Abu! Yan. Dugto-adog. Ayan po. Pagka ganitong nagtatalo na yung takip nung ano, nung kaldero, ibig sabihin niya, maganda na ang kulo. Lumalabas na yung ano, init, sumisingaw na. Okay. Ito po, tingnan nyo. Wow! Ayan po ang ating paksiw. Ayan. Okay. Update ko po kayo sa iba namin panluto. Mayroon pa po kami luluto yung pang ano. Iba, titingnan ko kung defrost na. Yung aming pipirituhin. Alright. Abu! Yan. Atin pong lulutuin naman ngayon. Pipirituhin natin itong ating gray cod. Basang-basa pa siya. Pero are you sleepy, Grandma? Ito po, magpipirito naman tayo ngayon ng gray cod ulit. Cod na naman siya. Arctic fish pa rin. Tinatawag nilang bottom fish, pinakailalim ng dagat. Nauuli itong mga to. Puro po yung matutubig na isda. At malalambot. Kaya dapat dito medyo mga slow cook lang to eh. Dapat eh. Hindi slow cook. Parang sinisir mo lang siya. Medium ano lang. Paligid tamo.
vlogs ka rin. Hmm? Ito ang vlogs ha. Ayan po. Dulo-dulas. Ayan si Tantong eh. Yan pa yung Tantong. Ay, saka. Yan. Ayan po. Tararirarara. Ayan po. Dahil mo na sa pakanta-kanta. Abang ikaw ay nagluto. At isa mo ng komersyal. Inom ka lang siya. Ay, Diyos ko, latang luya. Wow, no wow, no wow. Wow, no wow, no wow. Uy, hati na yun ah. Wow, no wow, no wow. Wow, what a wow. Look up. Ayan. Let's go. Uy, magbabali. Mm-hmm.
slow cooking para hindi madurog. Okay po ba? Okay po. Yes. Thumbs up and share, like and share. Oh my God. Para naman po may boros ako sa aking pagluluto. Alright? Okay. Good? Good. That's Papa Nol recipe. Remember, bigote na lang. Papa Picolino na. Oh boy. Yan. Slow cook lang, ayos na ayos yan. Ganun po ang sekreto ng mga isda dito sa Alaska. Slow cook lang. Para hindi siya madurog. Kasi itong mga isda ito, malalambot to. Dahil ano sila, ang katawan nila talagang watery. Dahil sa lamig. Buhay pa, i-prosen na. Tiga tulad ng isda sa Pilipinas, nasa tubig na, dry na yung laman. Dito naman, nagtutubig sa malamig. Sa mainit, natutuyo agad yung laman. Madaling masira sa init. How does it taste? The gray cardamom. Tastes good? Juicy. I told you, it's juicy. You like that? Oh my God! Perfect na perfect to sa tartar sauce. Tartar sauce. Oh! Happy-happy na ng family ko nito. Happy-happy na naman na kumbina sa apo hanggang sa anak ko, hanggang sa aking in-laws. Oh my God. Masaya na naman silang kumakain. Yan. Sana may tartar sauce. Kung walang tartar sauce, yung taba ng talangka, lagyan mo ng lemon. Uy, kanyamana. Yan ang mga ingredient. Yung crab paste. Lahat ng bagay dinadaan sa dahan-dahan. Para masarap. Bibigla. Pag binigla mo ang apoy, sunog na sa taas, hindi pa luto yung loob. Yan po. Sabi, huwag kayong magsawang sa kakapanood ng aking mga video.
Ayan. Para po medyo malaman nyo yung aming buhay-buhay dito sa Alaska. Tulad ng isda ramen sa isda sa Pilipinas, malaki po ang pagkakaiba. Nung una ako dito sa Pilipinas, nagtataka ako kung bakit pa nagluluto ako ng isda. Pag niluto ko, nagtataka ako, napakaraming tubig pag naluto na. Yung pala ang isda dito, hindi na dapat nilalagyan ng tubig. Dahil pusa siyang magtutubig. Ayan. O ha. Kapulot na naman kayo. Unti-unti, natatapos ang aking ginagawa. Birthday ni ano, ni Lael. Gagawa naman tayo ng dinakdakan. Po, inyo pong inyo pong what's called this, abangan ang aking paggawa naman ng dinakdakan. Dinakdakan na Ilocano Pampanga style. Oh my God! Dinakdakan. Ilocano yun. Kaya kung tawagin yun, dinakdakan sisig. May twist yan ng Kapampangan. Yan. Dahil yung Kapampangan, nilalagyan nila ng atay ng manok ng kanilang sisig para sumarap. Ilocano naman, mayonnaise lang at saka ayun, lemon, sibuyas, medyo crispy yung ano, yung karne, pero meron akong meron akong natikman sa bandang Ilocos na ano na sisig nila na nilalagyan ng balat ng baka. Oh my God, napakasarap po. Yun na yata ang the best na sisig na natikman ko. Yung sa mga taga Ilocos Sur, Ilocos Norte na nilalagyan nila ng inihaw na balat ng baka. Pinapalambot muna nila yung balat ng baka. Tsaka nila iiwain maliliit-liit. Yun ang inahalo nila sa kanilang dinakdakan. O kaya minsan inahalo nila sa kanilang papaitan. Napakasarap po. The best. The best din ang luto ng mga Ilocano. Mga taga Norte. Talagang itong aking taga-taste niya, talagang matindi. Ginawa na pong mani. Ginawa na pong mani yung aking pinirepire ito. Yung aking taga-testing. Napakagaling.
Na, edi na to. Ito. Ano ka ba? Okay ka na? Okay ka na. Para matapos ka na. Uy, hindi wali pa. Alright. O yan. Yan mga kaibigan. Ang lahat ay dito nagtatapos. We'll see you later. Eto po. Nakaluto ako ng dalawang putahe. O yan po. Tapos na tayo ng lahat-lahat na pagluluto. At nagpalit na tayo ng damit at mabaho na tayo. Amoy na tayong isda at pagkain. Ito po. Bago ang lahat ay nais ko muna mag-shoutout sa mga nag-subscribe na naman sa aking YouTube channel. At maraming maraming salamat po sa lahat na nag-subscribe ulit. At sa lahat ng mga viewers na walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po huwag kayong magsawa at patuloy na suportahan ang aking mga video. Ito po, mag-shoutout na po ako. Umpisan ko po kay Boy Pogi Vlog. Shoutout to you, my friend. Boy Pogi Vlog. Sorry, hindi ko alam yung address eh. Wala kasing address na nakakabit. O kung taga saan. Shoutout din kay Dan Gamer. Dan Gamer, shout out to you, my friend. Shout out kay Rachel Iyog. Nandao ba Balakat, Pampanga? Shout out kay Lady Ariana Maliare ng Angeles City, Philippines. Yan. Shout out din po kay DHY30 ng Sabana Subdivision, Angeles City. Shout out po kay Evangeline De Jesus ng Kingdom Saudi Arabia. Shout out po kay Marianne Lennon ng Angeles City, Pampanga. Ganun din po kay Donny Ray Ingal ng Angeles City, Pampanga. Shout out po kay Romina Saturno ng Tagum Davao. Yeah, Tagum Davao. Ganun din po kay Relly Garbo, my auntie. Shout out sa'yo, auntie. Auntie Relly, shout out tayo. At more blessing to you, my auntie. And wish you more blessing, yan. And your health too.
Shout out din kay Angie Generalao ng Pamintuan, Dauma Balakat, Pampanga. At shout out din po kay last but not the least, Evangeline Limos Vlog. Evangeline Limos Vlog, shout out to you. Wish you luck and success to your vlog. Yan po. Yan po. Sinatapos muna ang aking shout out. Yan po, hindi nabanggit na yun. Susunod pong episode or video, kung po kayo i-shout out. Dahil na mahaba na po itong ating video. Okay, yan na lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. I love you all. Subscribe na po kayo. Thank you.